Тили, тили, вом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Mahilig ka bang kumanta? Yung mambigla ka nalang mapapakanta with feelings nang wala sa oras? Ganun kasi akong madalas. Bigla na lang akong kakanta na parang may naguudyok sa akin kahit di naman talaga maganda yung boses ko. One time, kami lang ng pusa ko yung nasa sala noon. Nagbabasa ako ng assignment na bigla na lang ako may narinig na kumanta. I swear, hindi ako yun. At lalo namang hindi yung pusa ko. At first, nagduda pa ako sa sarili ko na baka guni-guni ko lang o iniisip ko lang yun. Pero kasi tumawa. Bakit naman ako tatawa bigla? Tsaka yung boses niya maganda na parang nangaasar yung pagkakakanta niya. So weird. Tapos ito pa, ang weird na ginawa ng pusa namin noon. Bigla kasi nagtayuan yung mga balahibo niya at nagtatakbo. Hindi siya mapakali, kaya nagpray talaga ako noon. Tapos yun, minsan kapag kumakanta ako habang naliligo, may narinig akong sumasabay. Maganda yung boses na nag-harmonize pa nga ako minsan. Imposibleng kapatid ko naman yun. Pero kapag ganun na kahit napakaganda pakinggan, switch ka agad ako sa mga Christian songs. Kinakabahan kasi ako, saka parang alam mo yung bigat ng katawan, pero lumulutang yung ulo, tapos kinikilabutan yung batok. Basta so weird. Tapos one time, pauwi pa lang ako at pagbukas ko sa nakalak na pinto, may lumapit sa akin na kapitbahay. Sabi niya, "Uy, kararating mo lang? Akala ko ikaw yung kumakanta kanina." "Ah, baka yung kapatid ko lang." Sagot ko naman. Pumasok na ako sa loob. Iniisip ko na sabay naman kami pumasok kanina. Pagkatapos ng ilang oras, sumisigaw yung kapatid ko sa labas. "Hoy! Buksan mo nga yung pintuan!" Yung pala, kakauwi niya lang galing school. Naranasan niyo na rin ba yun na mayroong kumakanta na hindi niyo alam kung sino? Hi guys! Nice kong magbahagi ng mga kwento ko na may kinalaman sa aswang. Let's start! First story. Inaatake noon ng hika yung kapatid kong lalaki. Ilang taon pa lamang siya noon at sa duyan siya hinihiga sa gabi upang makatulog. Binapantayan siya ni nanay tuwing gabi at halos din na kami nakakatulog dahil kada aatakihin siya, may ik-ik na humuhuni. Malayo raw ito, sabi ni nanay. Minsan sa sobrang antok, nakatulog si nanay na napasandal sa may haligi ng bintana. Yung bintana namin ay maaari mong upuan sa lapad nito. Sa pagtulog ni nanay, bigla siyang nagising sa kakaibang huni. Parang napakalapit nito. Tumindig yung lahat ng balahibo ni nanay sa batok nung maramdaman niya na ang tunog ay nagagaling mismo sa likod ng ulo niya. Ramdam niya yung paghinga nito habang humuhuni ng marahan. Dali-dali siyang tumayo at dinampot yung buntot pagi na nakasabit sa likod ng pintuan. Pagbalingan tingin sa bintana, naroon ang isang napakalaking itim na pusa. Hindi normal sa isang pusa na ganun yung tunog nito, kaya alam na ni nanay kung anong nilalangang bumisita noong gabing iyon. "Kapag hindi ka umalis dyan, ihahampas ko sa itong hawak ko!" Sabi ni nanay. Imbis na umalis, mukhang nais lang yung pusa, kaya binuhat ni nanay yung kapatid kong natutulog at hinampas niya ng buntot pagi yung nilalang. Tinamaan naman niya ito sa buntot. Mas lalo itong nag-amok
at akmang tatalon sa kanila na bigla niya itong hinampas muli ng butot pagi at tumama na ito sa katawan. Tumalon yung pusa at sa pagdundag pababa mula sa bintana ng second floor, hinabol ito ng tingin ni nanay, ngunit nawala na lamang ito bigla. Second story. Nagiinuman sila Tiyo isang gabi. Nakisali ako, pero di ako umiinom. Nakikinig lang ako sa usapan nila. Sa pagiinuman nila, nagkakwentuhan sila tungkol sa mga aswang. Sabi nung isa kong tiyuhin, may kakilala siya na kapitbahay lang namin na aswang. Pero di naman lang tatalo di umano ito ng kapitbahay. Kaya ayos lung. Sabi naman nung isa pa namin kainuman, may kilala daw siyang dalagang aswang. Mid-30s na yung edad nito, ngunit mukhang walang balak mag-asawa o baka wala lang talagang balak umasawa. Dahil nga napapabalita na aswang ito. Ang nakakapagkakaraw dun sa babaeng iyon, mukha pa rin itong nasa 20 dahil batang-bata pa ang itsura nito. Kapag yung kinukwento mo nakita ko, tako, liligawan ko yan at papatulan para masipsip yung lakas niya nang sagayong magmukha rin akong bata. Sabat ng isa sa mga tropa ng tiyuhin ko. Natural sa taong yun ang pagmamayabang kapag nakainom na. Tako, eh baka pag nakita mo yun, hindi ka na makauwi. Alam naman namin na ikaw yung pinakamatapang na duwag sa atin. Pambubukas ka ng tiyo ko, sabay tawa. Sige, kahit magpustahan pa tayo ngayon, ipupusta ko yung bukirin ng tatay ko. Magiging nobya ko yung sinasabi mong babae. Sabat muli ng tropa ni tiyo. Umuwi na lamang si tiyo upang matapos na yung usapan. Dahil nagkakatakutan na rin sila kahit na nagtatawanan sa biruan. Maya-maya, nagkayaya na rin sila mag-uwian. Nagpaalam lamang si Manong Itoy, siya yung nagyayabang kanina, na iihina muna at sasabay ito sa kanila sa pag-uwi dahil halos magkakalapit lang ang mga bahay nila. Pumunta na nga si Manong Itoy dun sa may likuran. Dun ay naghanap siya ng puno na pwedeng maihian. Nung makahanap siya, madalian na siyang naghanta sa pag-ihi. Habang umiihi, nangingisay-ngisay pa yung loko. Marahil, tinis nito yung pagkaihi kanina. Nakaramdam siya na kung ano kumakalusko sa mga dahon mula sa punong saging na kanyang iniihian. Parang may kung anong nagiging dahilan ng pagsayaw-sayaw ng mga dahon. Pag-angat ng kanyang ulo, agad na lang namin narinig ang matining niyang panghiyaw at madali ang pagtakbo habang pitpit yung pantalon na hindi na nakayanang pang-isiper. Oh, umalma ka! Ano nangyari? Tanong ng tiyo ko. May babae doon sa tadahon ng saging! Nakaliyan siya! Pagkaangat ko ng tingin ko, lumampi sa mukha ko yung mahaba niyang buhok. Nagkatitigan kaming dalawa. Nagniningas yung kanyang mga mata. Nakakatakot ang kanyang mukha. Hindi ko lang kung paano ako nakatakbo. Pero noong mga oras na yun, nanigasing lahat ng pwedeng maligas sa katawan ko. Nanginginig na sabi ni Manong Itoy. Imbis na matakot, nagtawanan pa sila tiyo. Kinabukasan, muli nilang inasal yung kaibigan sa babaeng nais niyang ligawan. Third story. Kwento naman namin ito ng aking ate. Noong nagdadalaga na kami ng ate ko, nakagawian na namin na maligo bago kami matulog sa gabi. Ang bihesa namin ay may silong na halos kasya yung tao. Ganun yung disenyo ng mga bahay-bahay sa lugar namin. Halos mag-iisang linggo na rin na may nararamdaman akong kakaiba sa silong ng aming bihisan. Parang may kung anong kumakaluskos sa ilalim. Sinabi ko ito kay ate, ngunit hindi naman niya binigyan pansin. Sa totoo lang, medyo natakot ako dahil marami mga buntis na kapitbahay namin. Napapabalita na may aswang daw na bumibisita sa gabi. Sumagi sa isipan ko na maaaring naging hideout niya yung aming silong. Minsan isang gabi, akmang magbibihis na ako nung nakarinig ako ng kaluskos
kaya dahan-dahan ko itong sinilip. May butas kasi yung sahig na bisan na halos yung laki ng kalabaw na barya. Ito yung mga barya noon. Nakita ko na may kung ano man na nakasilip din sa butas. Kaya agad ako napatumba na paupo at napasigaw. Natawag ko yung atensyon ni ate na nagbibihis na rin ng mga oras na yun. Narinig na lang namin yung tunog ng kung ano mang tumatakbo mula sa silungan namin. Kung ano man yung nilalang na yan, mana sa akin yan bukas! Saad ni ate. Gabi na naman kinabukasan. Nagtaka ako dahil naunang naligo si ate at binulungan niya ako na hihintayin niya ako sa bisan. Dalian ko lang daw maligo. Mag-iinit lang daw siya ng tubig. Patapos kong maligo, dumiretso na ako sa bisan at dun ay nakita ko si ate na may dalang takore na meron lamang bagong kulong tubig. Sige, punta ka na doon sa may tapat ng butas. Magbihis ka na. Bulong niya sa akin. Natatakot man, ginawa ko na lamang yung sinabi niya. Oh, Cherry, magbihis ka na? Ako naman, bakit siya pa yung salawal na napili mo? Nilakas ni ate ng sadya yung boses niya na parang nangaasar. Habang nagbibihis ako, narinig ko na naman yung kaluskos. Agad ay biglang binus ni ate yung laman ng takori doon sa munting butas ng sahig. Nakarinig kami ng isang pagkalakas-lakas na hiyaw mula sa isang pamilyar na boses. Narinig namin yung mabilisan nitong pagtakbo paalis ng silong. Ate, ano naman yung ginawa mo? Tanong ko. Buti nga, sigurado maghihirap yung aswang na yan. Nakatawa na sabi ni ate. Kinabukasan, sinabihan kami ni Inang na humingi ng pasensya yung lalaking anak ng kapitbahay namin. Sabi daw nito, binuhusan ko siya ng mainit na tubig dun sa bintana nung nagtawag siya sa nanay namin upang magtanong patungkol sa paninda namin. Nay, ganun yung nababagi sa mga nang-aaswang sa mga kadalagahan na bagong ligo sa gabi. Sambit ni ate. Ha? Ay ano naman yung dahilan mo at ginawa mo yon? Takang tanong ni nanay. Nakita ko siya na madali ang tumakbo sa silong ng bisan nung nakita niyang palabas si Cherry ng banyo. Aba, akala mo si James ba yung loko kung makakilos? Galawang manyak! Sumbong ni ate. Sa kakinuwento ni ate, ang tunay na pangyayari. Iyon nga yung totoong punteriya ng aswang sa silong ng bihisan. Isang aswang na manyak. Nung mamatay yung mama ko, palagi ko siyang kinakausap na. Ma, magpakita ka naman. Miss na miss na kita. Pakiramdam ko, useless yung ability ko kung hindi ko man makita si mama. Active naman kasi yung third eye ko. Down na down ako ng mga panahon na yun. Hindi ko narinig yung kapaligiran ko. Nagrebelde ako. Kailangan ko yun. Kasi pakiramdam ko, mababaliw ako. Nagdropout ako sa college bago pa ako makikout sa school. Wala akong ibang pinapasok sa mundo ko kundi yung apat na pinsan ko saka yung best friend ni kuya. Sa umaga, nasa kwarto lang ako. Nakahiga, tulala, umiiyak at matutulog. Pagpatak ng hapon, gagala. That time, nagpapagumot si kuya sa Maynila dahil sa sakit din niya sa bato. Kaya kami lang ni Papa yung naiiwan. Maliit yung bahay namin, pero madalang kami magkita. Palagi kasi siyang wala. Uuwi ng lasing, kaya wala kaming chance makapag-usap. Wala naman siyang pakialam sa akin. Tuwing hapon, pumupunta ako sa bahay ng ate ko na meron ng asawa. As usual, sasabunin ako ng sasabunin. Ano daw ba kasi yung bala ko sa buhay ko? Tadol lang ako hanggang sa marindi na ako, saka ako aalis at pupunta naman sa bahay ng pinsan ko. Ititext namin yung tropa at yayayaing uminom. Sagot ko na yung unang set. Video okay. One time, 12 a.m. na noon. Hindi na ako tumagay
Ayokong malasing at magmumotor pa kasi ako pauwi. Pero hilo na ako that time. Lumabas ako para manigarilyo at sumunod naman yung pinsan ko. Inaya ako ng pinsan ko na si Ate Chela. Hanapin daw namin yung dalawa naming pinsan. Lahat ng computer shop na alam namin na bukas, pinuntahan na namin, pero wala. Nainip ako, kaya inaya ko siyang mag-stroll. Pumayag naman, sanay naman kasi kami mag-i-stroll ng hating gabi. Hindi ko alam, pero bigla na lang naisip kong magpagas. Full tank naman yung motor. Sa probinsya namin sa Nueva Ecija, sa Cabiao, papuno pa rin that time. Sobrang dilim noon. Nilagpasan namin ang kanto yung papunta sa bahay namin. Diretso sa norte. May shortcut kasi doon pamuntang Buliran na kapag tinuntun mo yung daan, labas nun sa simbahan na malapit sa tambayan. Sobrang dilim doon. Walang kailaw-ilaw. Bago namin suungin yung mapuno at baku-bakong daan, sinigurado ko muna siya kung sure siyang okay lang doon na dumaan. Marami kasing kwento na may engkanto daw doon. Hindi naman ako niniwala kahit na may third eye ako kasi never pa akong nakakita. Napa-oo naman siya. So yun, chill lang yung pagdadrive ko. Lasing siya nun at ako naman ay hilo. Nagkukwentuhan kami hanggang sa maubusan ng kwento. Focus lang ako sa daan na baku-bako. Baka ma-flat yung gulong eh ang dilim-dilim pa naman dun. Isa lang yung natatandaan ko nung nilingin ko. Isa lang yung natatandaan ko nung lumingon ako. Yung bahay sa may right ko. Ang weird kasi, mula sa bintana, makikita mo yung loob. Meron dun nakaupo at nanunood, pero kulay pula yung ilaw sa loob. Hindi siya kumikilos. Tapos may aso na nakatali sa puno na paikot-ikot. Kinilabutan na ako. Kinilabit ako ng pinsan ko. Umigpit yung kapit niya, tapos kinilabutan ako dun sa mga sinabi niya. Pinsan, naiinkanto na yata tayo. Sabi niya ng pabulong. Halatang takot na takot siya. Hindi ko pinahalata na kinakabahan na rin ako. Sira, hindi totoo yun. Sabi ko. Eh kanina pa tayo pabalik-balik dito. Isang oras ka na nag-drive. Monching, walang 30 minutes yung biyahe dito. Alam ko, kasi 30 minutes lang ito kapag nilalakad namin hanggang sa inyo. Saka kanina pa tayo dumadan sa punong yan. Pilit niya Ate Chela. Tinandaan ko yung punong tinuro niya. Shit! Sabi ko sa aking sarili. Binilisan ko na at twice kaming dumaan nga dun sa puno. That time, sabi ko dito totoo. May ilaw akong nakikita kanina pa at yun lang yung sinusundan ko. Huminto at humigpit na yung yakap sa akin ni Ate Chela. Diretso yung tingin ko dun sa ilaw mula sa poste. Pero may nangyaring kakaiba. Yung ilaw, unti-unting lumalayo sa amin. Tapos yung daan, mapapamura ka talaga. Yung kaninang dalawang tricycle yung kasya, ngayon, yung single na lang namin. Nawala yung hilo ko at alam kong nawala na rin yung kalasingan ni Ate Chela dahil sa takot. Takot na din ako. Takot na takot. Wala akong ideya kung anong dapat gawin sa ganung sitwasyon. Pero sabi ko sa aking sarili, sinama ko si Ate. Inaya ko siya. Responsibilidad ko si Ate. Biniro ko pa nga yung pinsan ko para mabuwasan yung takot niya. Naku Ate, kapag ako hinimatay sa takot ha, ikaw na lang yung mag-drive. Pinilit kong ngumiti. Sira ulo, kaya mo yung pinsan. May tiwala ako sa'yo. Sabi ni Ate. Natuwa ko sa sagot niya. That time, inatras ko yung motor para maikot ko. Babalik kami. There's no way na susuungin ko yung daan na yun. Kaso, hindi ko matras. Sobrang bigat. Ate Chela, baba ka muna. Iatras ko lang. Sabi ko. Ha? Ayoko nga! Nanginginig na wika ni Ate. Para siyang tuko sa likuran ko. Ako na lang tuloy yung bumaba. Para ko nakikipaghilahan.
ang bigat ng motor. Sobra! Nung maikot ko na, bumulong ng pinsan ko. Anong gagawin natin? Paano tayo uuwi? Tanong ni ate. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nagsisimba, pero alam ko na ito lang yung makakapag-save sa amin. Duda ako, pero kailangan kong manalig. Ate, magdasal tayo ng sabay. Sabi ko. Sa totoo lang, hindi nga ako nakikinig sa religion subject namin noong grade 6. Hindi ko nga kabisado yung sumasampalataya. Pero nung gabing yun, hindi talaga ako makapaniwala sa aking sarili. Nadasal ko yun ng buong buo at mayroong puso. Matapos yun, naging matuloy yung takbo namin. Wala pang 10 minutes, nakalabas na kami. May nakasalubong pa nga kaming tricycle. Pagdating namin sa tambayan, natawa na lang kami sa isa't isa. Pinagtawa lang kami ng mga pinsan namin nung kinuwento namin iyon. Inaaya ko nung isa kong pinsan. Wala siyang third eye, kaya matapang. Gusto din daw niyang ma-experience. Sabi ko na lang, hayaan mo, kapag natutunan ko mag-share, i-share ko sa iyo yung ability ko, pero never mo ako mapapadaan doon ulit ng gabi. Pasensya na kayo kung medyo mahaba. Sana na-enjoy nyo naman kahit paano. Kinilabot na talaga ako habang tinatype ko to. 4 years na itong nakalipas, pero pakiramdam ko, parang kanina pa lang nangyari.